Oh, welcome to Pinay in UK's channel. This is Jenny from, sa hindi pa po nakakakilala sa akin, Cebuana po ako. I'm from, originally from Cebu. Nandito lang po ako ngayon sa UK for good. Kasi nandito din, nandito nakatira yung asawa ko na Briton. So, on this video is isi-share ko sa inyo yung pregnancy situation ko, kumbaga, kasi marami na rin sa mga relatives ko, friends ko, at sa mga kakilala ko na nagtatanong kung kumusta na po ba yung sitwasyon ko as a pregnant. At especially na naka-curious sila sa chan ko kung lumalaki na ba daw. Kasi sa Facebook, every now and then nagpo-post ako, hindi pa nila masyadong nahahalata yung chan ko kasi more on din sa mga suot ko is mga maluwang na damit. So, naisipan ko na lang na gumawa ng video na ito para ipa-show sa kanila kasi hindi ko na lang sila iisa-isahin sa pagsagot. So, naisipan ko na lang gumawa ng video na ito para ma-share ko sa inyo. Guys, so, before that, maraming ding nagtatanong kung kumusta ba yung journey ko as a 5 months and 2 weeks pregnant. Hindi po ako nakaranas ng symptoms po, which is good. Kasi, especially sa sitwasyon ko na ako lang mag-isa the whole day or every week, ako lang mag-isa dito sa bahay. Kasi, yung weekend ko lang talaga nakakasama the whole day yung asawa ko. Pero, pag weekdays na, kasi since nagtatrabaho siya, so, the whole, wala siya sa bahay the whole day. So, alam mo yon, masasabi ko talaga na thanks God ako na hindi naging prohesyo sa akin itong pagbubuntis ko. Kasi mahirap pag mag-isa ka lang at naranasan mo pa yung mga symptoms na yan. Yung like morning sickness, nahihilo ka, wala kang ganang kumain, hindi mo alam kung anong kakainin mo, whatsoever na ganyan. So, thanks God ako na hindi ako nakaranas ng mga ganong klaseng ano. Well, hindi so far ha. Masabi ko lang na so far. Pero kasi, 5 months na din naman so far wala akong nafe-feel na ganon. Kasi hindi ko pa din sure. Baka dahil lalaki yung anak ko. Dahil sabi ng nanay ko, at nga pala, dalawa lang kaming magkakapatid. Panganay ako at may kapatid akong lalaki. At sabi ng nanay ko, nung pinanganak niya yung kapatid kong lalaki, wala din siyang naging problema. So baka naging nagmana ako sa nanay ko. Pero nung pinanganak niya ako, grabe din yung hirap. Sabi niya, grabe yung hirap na naranasan niya when nagbubuntis siya sa akin. So, yes, baka dahil siguro lalaki yung anak ko, ganon. Dahil daw, more on daw, pag lalaki, hindi ganon ka-problema. Pag naging babae lang is ganon na ka-picky na maranasan mo yung sakit ng ulo, headache, pagsusuka, ganon. At saka yung mapili sa pagkain, yung mga herbs, hindi tanggap sa sigmura nila yung mga ganun. May nakikilala akong ganun. Hindi ko lang din sure, baka mana-mana lang din kasi may friends din ako na sinabi naman niya lalaki yung naging anak niya pero nakaranas siya ng mga symptoms like pero doon daw niya naranasan nung mag 3 months na yung chan niya. Pero sa akin masasabi ko na wala ako. Pero hindi ko alam kung ano, pero para sa akin, parang malala yung hindi nga ako nagkaroon ng symptoms, pero parang isang symptoms na rin yung naranasan ko, yung pagiging unusual ng pagutom ko, na 3 a.m., sobrang nagigising ako at
sobrang nagugutom ako, naghahanap ako ng makot-kot, naghahanap ako ng makain. So, hindi ako nawawalan palagi ng biskwit at mahilig ako sa Skyflakes na plain lang. So, yun yung palagi kong inano, or kahit anong klaseng biskwit na basta at least plain or tinapay na at least plain. Hindi ako mahilig sa matamis. Dati, mahilig ako sa mga chocolate, like Snickers or as ever. Ngayon, hindi ako mahilig. Mas mahilig ako sa maalat. Like yung apple, nagtataka yung asawa ko, bakit yung apple nilagyan ko pa ng asin? Sabi ko, mas masarap pag may asin. So, alam mo yun, parang sabi niya, kakaiba, ganito, ganyan. Sabi ko, hindi naman ata kasi kahit nga dyan sa probinsya natin, di ba, yung asin, I mean yung apple or yung mangga, sinasawsaw sa bagoong or ganon, or basta at least may asin, ganon. Or yung mangga, inaano dun sa patis at toyo sa Bisaya patis, toyo sa Manila, yung Tagalog toyo, at sa suka, yung mga ganun, diba? Ang kakain man ako ng chocolate, mas okay sa akin yung dark chocolate. Medyo mapait siya, pero alam kong mas safe siya sa pagbubuntis. Kasi isa din sa pagbubuntis is iingatan mo yung pagkain ng sobrang tamis, kasi hindi ka rin pwedeng magka-diabetic while nagbubuntis ka, kasi nakakasama din yung salagay ng anak mo at lalo na rin sa'yo, lalo na pag mag-deliver ka na or mag-due date ka na. Ingatan mong hindi ka ma-high blood or ganyan, kasi mahirap mag-deliver ng mga anak ng may high blood ka or may diabetic ka, or mas okay kung healthy ka na mga anak sa magiging anak mo, diba? So, ayun na. Kaya, thankful talaga ako na hindi ako nakaranas ng mga symptoms ng pagbubuntis. So far talaga, okay yung mga sa mga nagtatanong. So far, okay po yung sitwasyon ko kahit sa mga nangyayari sa bansang sa bansa natin ngayon. So, which is thankful ako. And isa ding update is nafe-feel ko na siyang gumagalaw sa chan ko. As in, minsan, medyo cheeky. Malikot siya minsan. As in, nababother ako minsan. Lalo na pag nakahiga ako. Nafe-feel ko siyang gumagalaw. Hindi ko alam kung sumisipa siya or ano, basta gumagalaw lang siya sa chan ko, nafe-feel ko na siya. Which is, isa din sa, para sa akin, kahit bothering siya, mas okay kasi at least alam mo na buhay siya. Alam mo yon, yung mga ganong ano. Okay po yung sitwasyon ko at ng anak ko. At may pangatlong check-up ako this June 10. So, babalik kami ng doctor or yun, para mag-check. At parang alam ko, pagkakaalam ko, this third check-up is i-check na yung blood sugar ko, kung okay ba or normal ba yung blood sugar ko. Yun din yung isa sa pinag-iingat ko, kasi yung nanay ko is diabetic. Kaya sobrang ingat din ako sa mga matatamis talaga. Well, yung nanay ko, naging diabetic siya dahil sa mga kinakain din niya. Yun. So far okay po yung ano ko. Napansin ko lang, tumataba ako talaga. Kung nakikita nyo, may double chin na ako dito nangyayari. Nagkaganap. At ang braso ko, sobrang laki na din. Hindi ko na talaga alam kasi hindi mapipigilan. Mas inisip ko na lang din yung kalagayan kasi mahirap din pag tinitiis mo yung gutom, diba? So, hanggat maaari, kumakain din talaga ako. Kahit pa konti-konti. Or kahit isang packet ng biscuit, kung anong klaseng biscuit, basta nakakain ako. Ayun. So,
Eto na guys, ipapakita ko na yung sitwasyon ng tummy ko. So, ganito na po siya kalaki ngayon. Kasi nga, yun nga yung mga friends ko, sinasabi nila, ba't parang hindi pa ganun kalaki yung tummy mo, ganito, ganyan. So, hindi ko din alam ha, pero sabi naman ng doktor ko, normal na size to sa 5 months na ano, or dahil din siguro, may tips din ako sa mga first, lalo na sa mga first pregnant mother dyan, na isa din to, nakuha ko din tong tips na to sa friend ko na nakaranas or naging mommy na din ngayon, na isa din daw sa technique para mas fast delivery at soft lang yung magiging pag-deliver mo ng baby mo is huwag kang uminom ng malamig na tubig. Iwasan mo talaga po yung malamig na tubig. Hanggat maaari, warm water lang po yung inumin. So, yun po talaga, nung nalaman ko yan, as in, talagang kahit medyo hassle, well, masabi kong hassle kasi dito sa is yung mga usual mga tubig dito kahit sa tap lang is malamig siya. So, alam mo yun, ang ginagawa ko minsan pag malamig, nilalagay ko talaga siya sa microwave, iniinit ko siya ng at least 1 minute. So, para talagang sure na warm yung maiinom ko na tubig. Yun. So, isa din talaga sa tips is huwag uminom ng malamig na tubig. Para ano, at isa din is at least uminom ka ng 8 glasses a day. Kasi para at least pag nag-deliver ka na, pag mag-undercook ka na o mag-due date ka na, is maraming tubig na mag-ano sa'yo at hindi ka mahirapan umire. So, mga ganong tips. Guys, sana makatulong sa inyo. So, ayun, ito na kasi ito yung main ano ng video na ito. Yung ipapakita ko sa inyo yung sitwasyon or gano'n na ba kalaki yung chin ko as 5 months pregnant. So, atras tayo. Atras tayo, guys. Ayan, ito na siya. Yun. Ito na siya, guys. Ayan. Bibigyan ko kayo ng closer look. Ibaba natin to. So, ayan na siya, guys. Oh, ito na yung tummy natin. Ayan. Huwag nyo nang bansinin yung braso kung lumalaki. So far, ito na po yung chan natin. So, ito na po yung tummy natin. sana nasagot ko na yung mga katanungan nyo, no? So, ayan. Lumalaki na siya. Ayun guys, that's all on this video. And I-share ko lang sa inyo yung sitwasyon ko sa pag-uuntis ko. At ayun, thank you so much for watching on this video. At sana magkikita-kita po tayo sa mga dadating ko pang video or sa mga gagawin ko pang video. Kung bago ka lang po sa aking channel, please subscribe to my YouTube channel Pinay in UK at don't forget na rin sa pag-click ng notification bell para ma-notify ka po sa mga bago kong mga upload na video. Salamat po and thank you so much for watching. Bye everyone. See you again on our next one. Bye.